diba guys, hindi na ako kinukulit ng loan application na yon. So ngayon guys, sa vlog na to, i-share ko sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa ko para hindi na ako kulitin ng mga loan application. May utang daw ako, pero wala naman talaga. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel and for today's vlog. So ngayon guys, kwentuhan muna tayo about dun sa loan application na pera mo na kung saan nga guys, diba nagkaroon ako ng utang sa kanya na hindi man lang ako umuutang or hindi man lang ako nag-a-apply sa kanya pero nagkaroon ako ng existing loan. And then, nung due date na nga, isinisingil na nga ako, andyan na yung harassment, andyan na yung calls na magpapadala daw sila ng demand letter na may lawyer kineme dyan na mga ganyan, no? May mga hanas na ganyan pero wala naman akong ni-loan. Alam nyo ba guys, hindi na ako kinukulit ng loan application na yon. So ngayon guys, sa vlog na to, i-share ko sa inyo kung paano na hindi na kayo kukulitin ng mga loan application na in-applyan nyo. Pero bago ang lahat guys, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like yung video na to at mag-comment ka na dyan sa baba dahil sa July 7, 2023. Malapit na yun guys, magla-live po ako at mamibigay ako ng 3 mananalo ng 1,000 pesos, bali 3,000 yon, and then 4 na mananalo ng 500 pesos. So yan guys, kapag interesado ka sa video na to na kung paano na hindi ka nakukulitin ng mga loan application na yon, is katulad ng ginawa ko na hindi na talaga ako kinukulit. So wag mong skip yung video na to, so keep on watching! So di ba the last time nag-vlog ako about kay pera mo? So, ito nga yung video. Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. And, update ko lang kayo sa isang scammer guys. Grabe ang scam nitong application na to. Which is, nag-loan daw ako sa kanila. Pero wala naman ako na-receive na pera sa GCash ko. So, kung makikita mo dyan, no guys, inis na inis ako dyan kasi kay pera mo, meron akong loan daw na kailangan ko na nga magbayad. Pero wala naman talaga akong in-applyan sa kanila. And nung tinignan ko yung disbursement channel niya, kung saan niya sinend yung pera, hindi talaga sa akin GCash yun. So, ibang GCash number yung nakalagay doon sa pera mo. Kaya mas maganda talaga guys, kapag mag-a-apply kayo sa loan application, tandaan nyo yung number na niregister nyo para makapag-login pa rin kayo doon sa application na yun. San kasi guys, di ba? May mga loan application na nag-o-automatic na second loan, na nag-o-automatic na mag-loan ka kahit hindi ka naman talaga nag-a-apply. So ito guys, yung mga sasabihin ko dito, no, ito ay based lang sa experience ko. So hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo yung ginawa ko. So bali, i-share ko lang sa inyo yung ginawa ko, no, para malay mo, makatulong naman sa inyo kahit papano. Yun nga guys, nung nag-apply ako kay pera mo and then hindi ako na decline ako doon, in-uninstall ko na siya agad. Pero bago ko yun in-uninstall, ginawa ko muna is clear cache. Kumbaga may clear data, kinilear data ko muna, tsaka ko siya in-uninstall. And then, yung mga ginamit ko din naman numbers dun guys, is yung kami-kami lang dito sa pamilya ko. Para pag in case man na tawagan man nila or i-call is, hindi na ako mahihiya or mag-worry na ay baka i-text ko sino-sino. Kaya, kung much better, kung kayo ay mag-a-apply sa mga loan application na hindi nyo sigurado kung anong mangyayari is, kayo-kayong number na lang yung ilagay nyo. So, yun yung ginawa ko, yung experience ko. No? And then, after nun guys, in-off ko yung data ko, kasi nga, yan na nga eh, tawag na siya ng tawag, call na siya ng call, may mga anong number na tumatawag sa akin, and then may mga text na death threat na sa akin na ganito, papadalhan daw ng demand letter sa lawyer, papabarangay, pupundan daw sa bahay. So, ang ginawa ko, nag-off ako ng data, kumbaga naman na di ba guys, sa SIM card, in-off ko yon. O kaya naman guys, ganito yung gawin nyo, kapag naman hindi nyo siya gustong i-off yung SIM nyo, yung mga magte-text sa inyo, i-block nyo. And then, yung mga tatawag na unknown number sa inyo, i-block nyo rin. So, yun yung ginawa ko. And then, deadma ako sa mga text nila. If ever naman na i-on ko yung notification ko sa SIM card, deadma ako sa text nila. Hindi ako nagpapadala doon sa mga pananakot nila, kumbaga naman. So, yun, off SIM, i-block nyo talaga, i-block nyo yung mga ano na yun. Kung halimbawa naman kayo ay nag-loan, tapos na-overdue, and then wala pa kayong pambayad, nag-aantay pa kayo ng pambayad, ganito yung gawin nyo. I-off nyo muna yung SIM nyo, kasi may tatawag dyan, may magte-text dyan eh. And then, i-off nyo yung SIM nyo, and then hanggang sa makaipon kayo ng
pambayad, saka nyo i-on. Kasi di ba, mawawala yung peace of mind nyo kapag pinagbabasahin nyo pa rin yung mga tinetext sa inyo or pinapakinggan nyo yung mga pinagsasabi sa inyo. Mas maigi talaga na magkaroon kayo ng peace of mind para hindi kayo matakot doon sa pananakot nila. Kasi hindi lang naman kay pera mo ako nagkaroon ng utang eh. Nagkaroon ako ng utang kay Money Cat, kay Mr. Cash, kay utang online, pa utang peso. Yan, lahat yan na naranasan ko ma-overdue sa mga yan. At ang tataas ng interest na ipinapatong nila sa akin. Pero, ang ginawa ko talaga that time is hindi ko pinagpapansin yung text nila. Kasi ma-stress lang ako. Pag pinagbabasa ko yan, ma-stress lang talaga ako. And then yung mga tawag nun, in-off ko talaga yung SIM ko, hindi ko pinagpapansin para may peace of mind ako. And then hanggang sa maka-ipon ako ng pambayad, ayun, pinagbabayaran ko rin. Para wala nang worry sa aking isipan, edi binayaran ko rin talaga. Kasi pinautang naman talaga ako. Yun nga lang, is pataas yung interest. So, ako naman, mabait naman. Mabait! Mabait talagang citizen, no? Yun, nagka-pera ako, binayaran ko talaga kahit ang laki-laki ng interest na pinatong. So, yun, okay na lahat. And then, no, kay pera mo naman, hindi ko talaga siya binayaran. As in, nag-off lang ako ng data, pinag-block ko lang talaga lahat. And then, hindi ko pinagpapansin kasi wala naman taga akong utang. And then, yun, tumigil sila pang ungalit sa akin. So, yun lang pala, no? Deadmahin mo lang sila. Pero, pag may utang ka, syempre, be responsible naman. Pinautang ka naman, no? Dapat talagang bayaran yung utang mo. Kung para sa'yo, hindi makatarungan, eh di, nasa sa'yo yung decision, no? So, pero sa akin, kung uutang kayo sa mga loan application at wala kayong inaasahang pambayad, is, huwag na lang kayong umutang kasi mababaong lalo talaga kayo sa mga loan application na yan. Pero kung ikaw naman ay umutang para takasin lang din naman, is, huwag na rin. Isang discipline pa rin yan, no? Yun lang siguro yung masishare ko sa inyo. No, kapag may mga utang kayo sa mga loan application at wala pa kayong pambayad, pero gusto nyo bayaran is off data na lang or off SIM. And then, block mo yung mga numbers na yun, mga ano numbers. And then, hanggang sa makaipon ka ng pambayad, edi yun. Guys, kung may katanungan pa kayo sa mga utangan serye natin, share nyo lang dyan sa baba. And then, kung may mga na-experience kayo, same nung sa akin, i-share nyo lang din dyan sa baba para mabasa ng mga bago pa lang naranasan natin, no? So, yan guys. Patuloy lang tayo dyan sa pag-share. And then, sabi ko nga lagi na mag-research muna kayo sa mga loan application na a-applyan nyo para wala na tayong sisihisihin pang iba. So, yan lang muna guys. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-on yung notification bell para updated ka sa mga videos na pwede pa nating i-upload. Katulad nitong mga utangan serye natin. So, bye-bye na muna for now guys!